Ano po kasi eh, kailangan ko po ng puhunan kasi po nila po ako nakapagtinda. Anong tinitinda mo? Gulay po. Bibigyan kita ng pampunan, araw-araw dadalan mo kami ng 3 kilong sibuyas. Eh di sa irang napunta. Hindi, totoo. Gusto ko tanong, magkano ang puhunan ng makakatinda ka? Sige, magkano? Bibigay ko sa iyo, magkano? Ayan, so, yun na yan. O, nay, magandang gabi po. Wow, yaman ni nanay, mukhang nakapatik ka. Hindi. Ano yung oras mo, nay? Wala po. Wala po, yung bigay lang po. Mukhang tinako, nay. Big time si nanay, ha? Ah. Hindi, iba. Ano yung sadya niyo saan? Ano pa pangalan nila? Mayra po. Mayra, taga saan si Mayra? Taga Kumuko. Wow, ano yung dala mo sa amin? Bote po. Bote! Tingnan natin kung anong bote yan, ay. Bote. Saan mo naman nakuha to? Bagayin natin mahina boses na. Saan mo nakuha, nay? Na ano ko lang mapulot ko ng parents ko. Mapulot? O na kalakal? Uy! Uy! Uy, alam mo ba? Uy! Itinatag noong 1834 ang Destilleria de Ayala Ecija ay ang lolo ng Ayala Corporation ngayon, Ayala Land, Ayala Malls, Ayala Museum, at Ayala Avenue. Ang distillery ay matatagpuan sa tabi ng Pasig River sa 216 San Miguel Street na may mga sangay na pabrika sa Capiz, Panay, at Pampanga. Ang gin, whiskey, rum, at anisilase na alak na kilala bilang anisados ay dumating sa mga natatanging bote. Wala na ang Ayala Liquor Line. Ang nakaligtas sa mga antigong tindahan ay mga ligaw na bote at mga label na walang laman. Ang ilan sa kanilang mga produkto, tulad ng ipinapakita sa patalastas, ay ginawaran ng mga medalya para sa kahusayan. Sakto-sakto to ah! Alam mo ba na ako ay endorser ng Ginebra San Miguel. Gin is in. Ganda nito ah. Ito ang ganda ah. Kala ko nga ano eh. Wow. Magkano isa? Kayo po. Hindi, kailangan po. May presyo po eh. Magkano niyo po yung binibenta? 500 isa. So, 1.5. Tama ba? 500 isa. 1.5. Hindi ko alam yung presyo niyan eh. So, tingnan natin. May tatawagan lang tayo para i-confirm natin kung magkano to. Ayan. Sino? Si Choy Kai. Siyempre, isa sa mga bote king na bakit parang malungkot si nanay? May pinagdadaanan ka ba sa buhay? Meron ba? Ha? Anong pinagdadaanan mo sa buhay? Kanina ko siya, parang sad siya eh. Eto si nanay, eh, hintay lang, parang eh, kasi kanina pa si nanay, pagkadating pa lang, parang malungkot, eh, ano yung pinagdadaanan okay nyo? Pero ang ganun siya. Ano? Ano? Eto kasi may dala siyang bote eh. Ah, okay, okay. Eh, alam mo naman, hinebrize in tayo. Pero ito, kendo. Okay. Embose. Mm-hmm. Ito yung isa, walang brand eh. Flasko yan, generic. Walang kahit anong imbos yan. Wala po, meron, basag.
Generic plus ko yan, o. Oh. Wala. Plus pa rin yan kasi green. Kasi green. Hmm. So, itong isa. Ito meron Ayala Incorporation. Ayala ito, Ayala. Ilidia. Ginebra ba to? Ayala. Anong pa nakasulat yan? Sa ilalim. Wala eh. Yung ilalim, walang ano, walang groups. Meron, meron. Wait. Parang okay. Jupiter. Ah, okay. Pero walang groups. Tama yan. Tama yan. Yung iba kasi may groups eh. Yung guhit-guhit. Ah, wala. Pero may parang planeta okay. Rito. Dami yung bote, oh. Oo, daming bote. Kaya nga, syempre, ayan nga, oh. Kaya nga, eksaktong-eksakto. Kaya nga siyang tinawagin natin kasi marami siyang bote at marami siyang nalalaman pagdating sa botehan. Oo, oh, di ba? Okay. Magbubote. Oh. Magbubote po ako. So, Sir Kyle, magkano naman ang isang ganito? Kunyari, itong Hinebra, na maliit. Yung Hinebra ang pinakamababa value dyan sa mga yan. Although, hinahanap-hanap yan ng mga collector dahil nga ang ganda ng pagka-imbose. Yung mga ngayon wala nang ganyan eh. Oo. Paper label na ngayon eh, di ba? Paper yes, label yes. Sticker. So yan, sa tingin ko napaka rare find na rin yan. Pero nasa mga ano yan bro, nasa mga 1525. Mm. Mukha nga, napapangiti si ate. Mukha napapangiti ah. Wala. Walang ante si Lito. Okay, good. Alright. Napapangiti ah. Labas niya punan. Ala na, ito namang isa. Yan bro, itsura pa lang eh. Yan ay pinakamahal dyan sa tatlong yan. Wow. Yan yung para sa akin eh, ano, nasa 2,500 to 4,000. So, kahit may mga basag-basag? Asan yung basag? Ito, so. Ito, may mga salak. Parang may lamat, no? Ito rin, oh, may crack. Ito rin. Pero yan yung katibayan, na yung bote na yan ay napakatibay. Kasi dahil basag na yan ang todo ngayon eh. Wow. Kung nalaglag yan ng malaki, talagang ang kapal niyang bote na yan. Pero kung may lamat na ganyan, siguro ikaw na bahala tumawad. Pero usually magkano? 2,500 to 4,000. Ito, 2,000 to 4,000 ang mga range ng ganyan. Wow! But then, umabot yan ng 8,000 eh. Wow, tibay si ate. Ito naman siya. Ito naman, yan siguro. Yan kasi clear glass ang tawag, clear frasco. Ang presyo ko dyan, siguro same din, mga nasa 3,000, 3,500, mga ganun. 3,000, 3,500. Ito ba, ano bang mga year to lumabas? Para alam din ang ating mga followers at viewers. Mga anong year ba ito? Mga bago, yung nasa yan. Ito, anong year? Anong year to, Sir Kyle? Usually, yung mga ganyan, 70s, 80s. 70s, 80s, alright. Ito. Itong isa, pre-war yan, mga yan. Pre-war? So, it means, yan, saka yung mga 19... Mga 50s, 40s, ganun. Wow. Buhay pa. Yung puti, patingin ako sa ilalim yung puti. Parang may year eh. Wala planet. Singin? Parang may year. 2023. Hindi. Hindi, wala. Walang year. 5665W 23910. Okay, nakasulat. Walang year yan, no? Code lang. Oh. Ito, mga anong year to? Pre-war yan. Definitely yung mga ganyang... Ito, pre-war din to. Anong nilagay naman dito? Ha? Anong nilagay? Alak, wine, alak talaga, alak yan, distillery yan nakasulat eh, di ba? Oo nga, sorry, yung nga pala Ayala. Distillery, anong tatang, anong brand? Ayala, Hinebra ba yon? Hindi. Yung paper label lang kailangan mo makuha dyan, pero yes, safe to say Hinebra, pero kasi yung mga bottle makers dati gumawa rin para sa ibang kumpanya eh. So, generic bottle yun. Ito rin, lalo sa green. Alak din to, alak din. Yes. Meron ka rin ganito. Ano na? Meron ka rin ganito, Sir Kyle. Yes, actually, meron ako dito, pakita ko sa'yo yung ayan, oh. Gawaan niya. Tuturupan niya tayo. Ito yung gawaan. Wow. Ang ganda, ah. Wow! Ang ganda, ah. Ayan siya, kaya yung sinasabi ko sa'yo, pwede siya ibang kumpanya. Ayan, parang ngayon yung mga bottle makers, pwede siya ibang kumpanya. Swap tayo. Add ka na lang. Ayan. Kailangan ko yung ano, yung mandaluyong bote mo ha. Sige. Okay. Maraming salamat Sir Kyle, ang ating Filipino picker. Ayan. So ayan, nakita po natin. Thank you very much for giving us your knowledge and thoughts about this bottles. Wow, English ha. Alam mo naman. Maraming salamat Sir Kyle. Thank you very much. Power sa thank you po. Salamat. More power. Yeah.
Shoutout na lang kita mamaya. So, yun. Magkano, Labs? Lahat ng kwenta natin? 7,000. 7,000, sabi. Yun ang market price. Yes. So, market price is 7,000. Siyempre, magtatawad ako. Pero kanina, may kinukwento ko yan. Anong problema mo sa buhay? Ano po kasi eh. Kailangan ko po ng punan. Kasi po, hindi na po ako nakapagtinda. Anong tinitinda mo? Gulay po. Gulay. Mm. So, may tinda kang mga mangga. Hindi po, gulay nga po. Ah, gulay. Gulay, mangga. Eh, di na joke ko lang. Parang pinapatama para ko lang. Parang tumawa. Kasi seryoso. Oh, so, ano, meron ka bang ano? Unsoy. Hindi nga alam yun. Favorite ko yun. Alam mo yun? Hindi. Yun yung masarap yung lasang insekto. Yung nilalagyan ng bagong. Ah, hindi nga alam yun. Hindi nga alam. Oo. Dapat, ano ang pinakamabiling gulay na paninda mo dati nung nagtitinda ka? Yung mga pangrikado po yung magbenta. Yung mga sibuyas, kamatis, bawang, mga... At luya sa pagkakagalan po. Hindi, pero ngayon sige, pag nabili mo to, pag binili ko to, dapat ang ibenta mo lang puro okra. Ayoko nun. Ano? Ay mo nun? Oo, kasi malaway. Ah, malaway. O, sige, mabalik na tayo dito. Puro kalokohan na tayo. Magkano, Labs? 7,000. So, ang asking niya kanina, parang 1,500 lang. 500, 500. 3,000 pesos. Sapat na ba yung pangkunan mo? Pwede na lang po. Kaya po. Ang tanong ko, bakit tinda ka na ba sa 3,000 pesos? Hindi, totoo. Gusto ko talong, magkano ang punan na makakatinda ka? Sige, magkano? Bibigay ko sa iyo, magkano? 10 po eh. $10,000! $10,000? Sumobra ka naman, 7,000 na ito binibenta mo, ha? $10,000? Yeah, kasi tinatanong niya po ako magkano. Balirin ako eh, no? O sige, ibay-ibayin ko na yung talong. Ha? Kasi 10,000 eh. 10,000, sa 10,000 ba makakapagtinda ka na? Totoo yan. Paano ko malalaman na magtitinda ka? Punta niyo po sa pwesto ko po. Saan pa pwesto mo? Sa Marpi po. Sa Marpi. O sige, ganito. Kung bibigyan kita ng pampunan, araw-araw dadalan mo kami ng 3 kilong sibuyas. Eh di sa'yo lang napunta. Ba't pa siya nagtinda? Sa kilong sile. 2 kilong bawang. Kaya mahal mo ba yun? Mahal po yung mga ano ngayon. Yung mga mahal gulay. Po. Mahal? Magkano isang kilo na sile? Sile po ano po ito. 200 na po eh. Ay, mahal yung supplier mo. Pero kami supplier, may supplier kami, lang. Hindi, 23. Isang kilo. Yes, totoo yun. 23 lang, di ba? Punta ka sa Buscalan dun. Mamitas ka dun. Ikaw, te, mamimitas mag-isa dun. Pero, napakamura naman. 23 pesos per kulang kilo. Kulang po po yung pamasahe ko. Hindi, pwede magtipid ka, pwede kayo maglakad. Oh, po, pisan nga lang ngayon. At least, di ba, pagbalik mo lang. Pagbalik ko, payat na po. Hey, ayaw na kayo mo yun. O, sige, te. Mena ka ba? Apo. Ilan? 2 po. O, sige. Parang lugi naman ako sa 10,000. Kung bibigyan kita. Sa tingin mo? Ikaw. O, hindi. Bibigyan ko na lang to. Kasi lahat to, ang alaga nito, pwedeng ibenta ng 7,000 sagad. So, wala na akong tubo doon. Ngayon, bibigyan na lang kita ng 7,000 pesos. Ayan. Para meron ka ng pampunan, baka sabi naman ko nila, kuripot pag hindi ko pa binigay yung 10,000. Sa tingin mo ba? Bulungan mo muna ako lang. Okay, kasi magpapasko naman. Sa tingin ko, deserve niya naman yung 3,000. Ah, o. 3,000 pesos na lang yung bibigay ko. 3,000. Ah. 10,000 pesos. Sige, bibigyan kita ng 10,000. Gusto ko, magtinda ka ulit. At, di ba? Tsaka, yung tinda mo, dapat nagtatanim ka na rin, mag-ipon ka mga buto. Hindi, sayang din yun, ha? Kunya, di ba, ano? Di ba sa atin may tumutubo? Oo, may mga tumutubo pa, sili. Ganun na lang din, parang dapat, di ba, maraming lupa. Sa Tagasanga, o may mga lupa-lupa doon, magtanim mo ng mga buto, tapos naging mga agad ng harang, eh, di sa'yo na yun, meron ka lang. Di ba? Diba? Tama. Sige, 10,000 pesos, ate, ibibigay na namin sa'yo para makapagsimula ka. Thank you po. Ng panibagong tinda mo. Sana palaguin mo. Eh. Tapos, kung sakaling lumago, bumalik ka rito, balik mo sa akin yung pera, ha? Ha? Siyempre. Hindi, yung siyempre, nabenta niya. Pinansya na ko, eh. Hindi, nabenta niya. Naibabawas niya yung totoong presyo. Ah, totoo. Sige, te. Maraming salamat. Sige po, punalan doon sa opisina. Sana nakatulong kami sa'yo. At sana lumago. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na binigay namin sa'yo. Sige, te. Maraming salamat. Thank you po. Ako po si Myra. Nagbaka sakali lang po pumunta rito. Baka po mabenta ko po yung bote po na napulot ko. So, hindi naman po ako nabigo.
Nabigyan naman po ako ng pagkakataon magkaroon po ulit ng puhunan. So, nagpapasalamat po kay Boss Toyo kasi hindi po ako nabigyan sa iniisip ko na baka po kasi hindi ko siya mabenta, ganun. Kaya okay naman po, kaya po malaking pasalamat ko po dahil nabenta ko po yung bote sa kanya. Yun lang po.